Siya pala to. Ito, sasabihin ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang tunay na pagkatao ni Tatay Jimmy Panis Conos, yung ano, nagbibigay ng libreng taho para lang isubscribe nyo yung channel niya. Ito yung totoong buhay niya. Ito yung tunay na pagkatao niya. Bibigla kayo, panoorin nyo hanggang sa dulo to. Talagang nakakabigla. May nagtip sa akin, may nagtimbre sa akin yung tunay na pagkatao niya. Ito, panoorin nyo. Magugulat kayo. Na. Yo, Haring Master nga pala. So, kumusta mga master ko dyan? So, ito, alamin natin, no? Alamin natin kung bakit ba binabagsak ni tatay yung paninda niya na taho para lang magka-subscriber. Ito, basahin nyo, ha? Ilalagay ko dyan. Pero babasahin ko yan. Babasahin ko. Right, ito. Pinost ng Daily Guardian. Boss, pwedeng pa-subscribe to my YouTube channel? Sa Pilipinas kasi ngayon lahat bawal na. Oh, siya siguro itong sasalita. This is what Tatay Jimmy said as he offers taho in exchange for a subscription to his YouTube channel. No? Parang palitan yan, men. Ha? Parang bibigyan kita ng libreng taho. Pero ikaw, mag-subscribe ka sa YouTube channel ko. Ganun. Before the pandemic, Jimmy Panis Conos used to sell taho around Quezon City. Sa Quezon City area. He lost income when the coronavirus disease pandemic forced people to isolate and stay at home. So ito, nawalan siya ng kita dito kasi nagka-lockdown nga, di ba? Hindi pwedeng lumabas yung mga tao. So yung negosyo niyang taho bumagsak dahil dito sa pandemic, dito sa coronavirus. Right? The 53 years old still roam around Quezon City. But instead to selling taho for money, Tate Jimmy gives it for free in exchange for a subscription to his YouTube channel. Oh, 'di ba? Imbes na babayaran mo yung taho, pinapamahagi niya ng libre. Pero ang kapalit nun, kailangan mo lang mag-subscribe sa YouTube channel niya. Kailangan mo mag-subscribe, 'di ba? Wala kang talo doon, 'di ba? Wala ka nang talo doon, 'di ba? Kung may YouTube channel ka, subscribe mo yung YouTube channel niya. May taho ka na. Wala kang talo dun. Ikaw pa yung nagkaroon. This one taho equivalent to one subscriber. Diba? Yung isang taho niya is equivalent to one subscriber. Kung ako, binigyan niya ng taho, ang kapalit nun, isang subscriber para sa akin. So, subscribe ako sa channel niya. Ganun yun. Aims to gain a decent amount of subscriber so he can monetize his video and make a living out of it. Tatay Jimmy told the Daily Guardian. Oh, di ba? So yung goal niya dito, kailangan ma-monetize yung YouTube channel niya para malagyan ng ads. Kasi kapag ka nalagyan ng ads yung YouTube channel mo, kikita ka ng pera doon. Di ba? Kaya tulong na rin to para sa kanya. Walang masama. Yung YouTube, itong YouTube, pwede para sa lahat. Bata, matanda, may ngipin ka man o wala, bakla, tomboy, pwede lahat yan. Diba? Pwede lahat to. Pwede para sa lahat. Para mas sahuran ako ng YouTube channel kasi di ko na po kaya magtinda ng taho. Yun yung goal niya. Diba? Para maging vlogger na lang siya. Kasi sobrang tanda na, diba? Yan, maghapon yan. Maghapon, nagbubuhat yan. Binubuhat niya yung taho. No? Wala pang kasiguraduhan kung may kikitain siya, 'di ba? Kasi yung mga ibang kababayan natin, hindi na nahilig sa taho eh. Nahilig 'yan sa mga food delivery 'yan, yung mga na bebenta dito sa online 'yan. Yung mga magtataho na 'to, no? Hindi malaki yung kita ng mga 'to, no? Swertehan na lang kung may bibili ng produkto nila, 'di ba? Masakit kasi, yan. Para masahuran ako ng YouTube channel kasi di ko na po kaya magtinda ng taho. Masakit kasi, oh, di ba? Nahirapan na siya. Ikaw ba naman maghapong bubuhatin mo yun? Walang pahinga. Kailangan mong kumayod. Saludo kay tatay. Tatay told the Daily Guardian when asked why he created his YouTube channel. Tatay Jimmy suffers from arthritis and rheumatic disease. Oh, may arthritis na siya, hindi na makakalakad, may rheumatic disease na. He also has diabetes. Oh, may diabetes pa. 'Di ba? Sobrang hirap nun.
diabetes. My disease makes it hard to me to make living from selling tao. Yun yung iniinda niya. Yung diabetes, itong mga sakit niya na to, iniinda niya sa pagbebenta ng tao dahil sobrang hirap. No, maghapon nakabilad sa araw, 'di ba? Kakayod para sa pamilya. Netizen, ang Hello King said, he heard Tate Jimmy screaming. Oh, miyak siya, screaming. Taho, libre na on Saturday. He then took photos of Tate Jimmy and shared it on social media in a bid to gain subscriber to Tatay's YouTube channel. Eto na yun, 'di ba? May isang netizen na si Angelo King na kumuha ng litrato ni Tatay para ma-post sa social media, ma-share sa social media para malaman ng mga kababayan natin yung kalagayan niya, na mag-subscribe sila sa YouTube channel niya bilang tulong na din kay Tatay. Pero ang nangyari, nung pumutok to, nag-viral to, ang daming gumawa ng mga dummy account, mga fake account, na ang pangalan, eh yung pangalan ni Tatay mismo. So hindi mo alam kung saan ka magsusubscribe, di ba? Ay nako, Pilipino nga naman, para umangat. Di ba? Tuloy natin. Mary Amogis reposted Tatay photos on Twitter. Oh, rinepost yung Tatay, yung photos ni Tatay, rinepost ni Mary. Alright, sa Twitter. It then went viral as of posting the tweet. Now has at least 40,000 likes and over 25,000 retweets and quote tweets. Diba? Nag-viral sa Twitter to. Tsaka hindi malayong mag-viral sa Facebook, sa kahit anumang social media platform na mga ganito. Diba? Viral na viral to ngayon. Kaya sinamantala ng mga kababayan natin, gumawa sila ng dummy account, no, para sila yung masubscribe. Pero maling-mali, mga kababayan, mali yan. As of posting, Tatay Jimmy now has over 50,000 subscribers to his YouTube channel. Oh, sabi dito, meron na siyang 50,000 subscribers. Kailan ba na-post to? 23 hours ago, 50,000 pa yung subscriber niya. So ngayong umaga na to, na sa 220,000 na. Ganun kadami yung mga Pilipinong naawa sa kanya. Pero mas madami pa rin yung mga Pilipinong walang magawa, gumawa ng dummy account para sila yung magka-subscriber. Diba? The Twitter users on Saturday evening started a donation drive that currently has 26,155 on in-kind donation from netizen. That collected amount has been sent on Saturday noon to Tatay Jimmy. Ito, tutulong yung mga netizen, tumulong na, nakalikom sila ng 26,155 and 5 centavos para kay Tatay. Malaking bagay yon para kay Tatay sa kalagayan niyang to. Diba? For those who want to help Tatay Jimmy, you may donate to Ronald Amogis through GCash. Dito yung GCash niya. Kung kayo may pusong bukal, pwede niyong tulungan si Tatay sa pamamagitan ng pag-send ng pera dito sa GCash ni Ronald. 0907-669-0748. Dito nyo isa-send kung anumang tulong bibigay nyo, kung ilang amount yan, hindi importante kung maliit o malaki, basta makakatulong. Yun yung mahalaga dito, diba? Sobrang naawa ko dito kay Tatay, oh. Natatouch ako, mga kaibigan. Kulang na lang umiyak ako sa awa dahil may hirap tong pinagdadaanan niya, tapos sinasamantala yung mga kababayan natin, gumagawa sila ng dummy account para sila mag-subscriber. Hindi, mali yan. Tulong na natin to kay Tatay. Di ba? Blessings na to para sa kanya dahil matanda na siya. Hindi na niya kaya magtinda ng taho. Kaya maawa kayo, mahiya kayo. Yun lang, mga kapatid. Isinare ko lang to. Di ba? Para malaman nyo yung kwento niya. Kung bakit nagbibigay siya ng libreng taho kapalit ay subscriber. Para malaman nyo yung mga problema niya, na hindi na siya pwedeng magbenta, nahihirapan siya sa mga diabetes, mga arthritis, mga rheuma niya na iniinda, di ba? At bilang tugon na rin to sa mga vlogger diyan, na tulungan natin siya, di ba? Share natin to para matulungan si Tatay. Yun lang, mga kapatid. Alright?